Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. So kanina nakasama natin ang Bicor, no? Diyan sa Itbulaga. And alam nyo ba na itong Bicor pala ay ilang beses na pong nag-perform sa Itbulaga noong time na 80s or 90s ba yon? Eto, ipiplex ko na lang po yung mga picture po nila. So isa palang legit double cuts itong Bicor, ano? And talaga namang ang Itbulaga po ay nag-open ng pintuan para sa kanila, para lalo silang makilala. So nakakatuwa lang, di ba? Kasi naging instrumento pa po ang Itbulaga para sila ay makapagbigay ng saya sa mga manonood. And syempre, exposure na din po yun para sa kanila, para lalo silang sumikat, di ba? So ang grand finals po na ang Rewind the Comeback Stage ay sa July 6. Ang mga kalaban po nila dito ay itong Abstract Dancer, Street Boys, magaling din yan, X-People, no, yan po ang makakalaban ng Bicor, diba? And magkakamit sila ng papremyong 200,000 pesos, hindi po pala 300 ah, 200,000 pesos sa July 6 na po yan. And during commercial break nga po, plinash ng Itbulaga sa YouTube channel, itong magaganap sa July 1. So plinex po nila doon yung pinakang rewind, yung naganap noong July 1, which is yung first day nila dyan sa TV5, yung pagbabalik po nila sa television ng mga Double Cuts and syempre ng TBJ. So ito po yung nabasa ko. Let's celebrate 1 on 5. July 1, 1 year na po sila sa TV5 on July 1, 2024. So meron na po sila niyan na na-record, o recorded po kasi yung for July 1. Kasi anong araw ba yan? Lunes, di ba? So for sure, na-record na nila yung for July 1. Pero syempre, extra special po ang mangyayari dito. Kasi po, ito ang unang anibersaryo nila sa TV5 bilang isang kaligit double cuts natin, itong Kapatid Network. So marami pong hinandang pasabog at sorpresa ng Itbulaga sa July 1. Huwag na huwag po ninyong palalampasin yan. And speaking of pasorpresa and pasabog, meron pong tinupad na hiling, no, ang Itbulaga at ang TBJ Production. Ang kahilingan po ng letter sender na taga Bulacan, kabaryo po nila Boss Joey and Main Mendoza, ay isang washing machine. Kasi nahihirapan daw po siya na maglaba. Alam nyo yun, nagre-rent pa po sila ng washing machine para makapaglaba. Pero bago sila makapaglaba, isang linggo or 2 weeks bago po sila makapaglaba. Ngayon, yung kahilingan po na washing machine na isa, ginawa pong dalawa ng Itbulaga. Yung isa daw parentahan at yung isa pang personal na use. Ganyan po kagalante ang Itbulaga at ang TBJ Production. So yung letter sender po, grabe yung kasiyahan, kitang-kita po sa kanyang mukha kasi hindi na po siya mahihirapan magrenta, kasi yung pangrenta na ibinabayad po nila doon sa washing machine, dagdag sana yun sa budget nila. Pero ang nangyayari, binibigay pa po, no, sa pagrerenta ng washing machine, 'di ba? So sayang, kaya naman ang Itbulaga, binigyan na rin sila ng pang-business, binigyan na rin ng pang-personal na use ng washing machine with dryer na po 'yan. So nakakatuwa, 'di ba? Yung mga simpleng hiling po ng ating mga kababayan ay tinutupad ng Itbulaga. Samantalang kanina naman po diyan sa Sugod Barangay, dandyan sila sa Paliparan, sa Dasmariñas. Ang dami pong tao na nagpa-register, higit 1,000 po, at ipiplex ko sa inyo itong mga taong nakisugod barangay diyan kay Mayor Jose Manalo and Wally Viola and
Paolo Ballesteros. Ayan po, hindi mahulugan ng karayom sa dami ng nakapila. Mabuti na lang hindi po mainit ngayong araw, ah. Medyo makulimlim. Kaya okay lang na nakapila po sila dyan. So ang dami pong nanalo dyan sa Paliparan Dasmariñas, Cavite, na mga papremyo po ng Itbulaga. Biruin nyo yon sa Palmolive pa lang, diba? Tig sa 10,000 na po yung ibinigay ng Palmolive and syempre ng Itbulaga, 10,000 kada isang tao. Plus sa Sugod Barangay pa, diba? Talagang bumubuhos yung papremyo ng Itbulaga. Binabalik po nila yung binibigay na mga advertisers and syempre ng mga sponsors, binabalik po nila yon sa atin. Diba? Nakakatuwa lang. Hindi lang po sila nakakapagpasaya, nakakatulong pa po sila. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa nakasama natin kanina, no? Ang Philippine Air Force sumugod po sa Itbulaga. Nakakatuwa, no? Kasi ang Itbulaga ang napili po nila para doon sila mag-celebrate ng kanilang anibersaryo. So, 77 anniversary na po nila, no? At naglaro po sila sa Gibby 5. So, nakakatuwa lang na talaga namang isa ang Itbulaga, no? Sa pinagkakatiwalaan ng Philippine Air Force pagdating sa kanilang mga anibersaryo, 'di ba? Mas pinipili po nila ang ating programang Itbulaga para doon mag-celebrate. So nakakatuwa lang at nakakataba po ng puso. So nakakatuwa lang kasi 'di ba kahapon kung inyong natatandaan na Binibining Pilipinas yung nakasama natin at pumunta diyan sa Itbulaga Studio. Tapos ngayong araw naman ng Friday, eto at Philippine Air Force naman yung sumugod sa Itbulaga. So alam naman natin ang dahilan kung bakit paulit-ulit at lagi pong pinipili ang Itbulaga na mga grupong ito, mga kilalang grupo po dito sa ating bansa. Dahil pangmasa and syempre tumatak na po sa puso at isip ang Itbulaga sa ating mga kababayan. Samantalang si Bossing Big Soto naman kanina sa Itbulaga ay hindi na naman natin siya nakita at nakasama, no? So possible na meron na naman siyang pinuntahan kasi kahapon or kanina, tama kahapon ano, nagpaayos ng hair itong si Pauline Luna Soto. So possible na meron po silang lakad ngayong araw. Samantalang po, ulit-ulit ko pong nakikita ito sa post ng iba't ibang page. Itong tungkol sa 45th anniversary po ng Itbulaga at sa Meralco Theater po ang nakikita talaga natin dito. Sabi dito, balitang headline, magdiriwang ang Itbulaga ng kanilang ika-45 anniversaryo sa Hulyo 30, 2024. Ang programa ay magbubukas ng bagong yugto sa TV5. Ipinagmamalaki ng pagtitipo na ito ang kanilang tagal sa ere at ang pagkilala nila sa buong mundo bilang pinakamatagal na noontime show. Talaga namang hindi dapat palampasin ang pagkakataong ito. Handa na ba ang lahat? So kung inyong natatandaan, na i-flex na natin ito nung nakaraan. Pero this time, ibang account naman po yung nag-post. At marami pa pong account na nakikita ko po na nagpo-post nito. Pero ang lagi ko pong paalala sa inyo, antayin natin yung mismong announcement ng TBJ Production or ng TBJ kung saan ba talaga gaganapin ang 45th anniversary ng Itbulaga sa darating na July. So hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.